La, umaalam po namin ang presidente. President! Po, po, po. Mr. President, maraming salamat. Natapos din ang misyon natin. Nang dahil sa inyo, napakalaki na naitulog niyo sa Pilipinas. Kayo ang dahilan kung bakit bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa bansa natin. Pero, Mr. President, nakatata si Hipolito. Maaari hindi pa tapos ang misyon natin. Oo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi siya nahahanap. Kaya kailangan ko ang tulong niya. Kapag nakabalik na kami sa serbisyo, kami mismo ang hahanap kay Renato Hipolito. Salamat. Mr. President, paano naman po kami? Di ba nung nakatira tayo sa Baseco noon, nangako kayo, hindi niya ako may pababayaan. Di ba paring Oscar? Shhh! Bakit? Magkaganon nga kami. Hindi ko naman nakakalimutan yun, Wangbu. May maganda akong project para sa inyo. Na ikabubuti ng Pilipinas. Yun! Sigurado. Laura, General, mauna na ho ako. May pupuntahan pa ho kung importante. Oh, maraming salamat po sa pagdalaw niyo dito. Mr. President, maraming salamat po muli sa lahat po ng tinulong sa amin. Ricardo, naisip ko, bakit hindi natin ipagdiwang ang paglaya ninyo at ang pagbabalik ko sa palaso? Ano kung ibig niyo sabihin, Mr. President? Siguro magandang imbitahin lahat ng mga taong tumulong at kumukup sa atin nang makapagpasalamat tayo ng personal. Alam niyo, Mr. President, maganda yung naisip niya. Ah, sige po. Tawad po alam, mauna na ako. Muli, maraming salamat. Sir po. Salamat po. Salamat, Mr. President. Kaya niyo sila. Ay, thank you po. Mabuti naman po nakabdalo kayo dito sa aming munting barangay, Mr. President. Oo. Kinamusta ko lang kaibigan ko si Cardo. Ay, opo. Alam mo, hindi po ako naniniwala doon sa ano, sa mga sinasabi ni Lucas Cabrera. Biktima po kayo. Mr. President, bago po ang lahat, kung meron po kayong kailangan dito sa aming barangay, pwede ba kayong tawagin na Oscar? Mr. Oscar, kung pwede po, gusto ninyo, tutulong po ako dito. Ako po si Konsehala Gina Magtanggol at your service. So very pleased to meet you. Ang gwapo. Thank you very much. Sige po, mauna na kami. Salamat po. Ingat po. Gina po. Ambro. Ay, bagali mo talaga umakting, Konji! Bentang-benta, Konji! Sa tingin mo, naniwala mo siya? No! Hoy! Sincere ako dun sa sinasabi ko! From the bottom of my heart! Alam mo, yung vendetang yan, ang galing yan eh. Kailangan natin ng vendeta para maprotektahan tayo eh. Oo! Kasi pag nandito na sila, wala ng patayan, wala ng holdapan, wala ng kidnapan, wala ng gulo. Sila ang magiging ating security. Correct. Kaya kailangan sila ng ating barangay. Mabuhay ang vendeta! Mabuhay! Mabuhay ang vendeta! Mabuhay! Mabuti na lang. Tinupad ni Mr. President yung pangako niya sa atin. Natutulungan niya tayo at hindi niya tayo papabayaan. Mabait na tao yan si Presidente Hidalgo. At sa pagkakakilala ko sa kanya, meron siyang isang salita. Anong sabi niya sa atin kanina? Meron siyang magandang plano para sa ating lahat. Sana makabalik pa tayo sa serbisyo. Basta ako, kahit na ano ibigay sa aking trabaho ng Mr. President sa palasyo, ayos lang ako doon! Ito na lang, may mga taong tumutulong sa atin para magawa natin ang misyon natin. Gaya ni Lily, niligtas natin ang buhay niya. Pero sinuklian naman niya tayo ng napakalaking tulong.
kanina, habang inaatulan tayo, nandun si Lily para ipakita ang suporta niya sa atin. Kaya ako, tatanawin ko ng malaking utang na loob ang lahat ng ginawa niya.